What's up everyone? This is JM Torres once again. Welcome back to my channel. And for today's topic, sa nababasa nyo sa baba, yeah, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Tatlong sinyales na binibigay ng barkada nating babae. Kung mayroon tayong barkada ng babae, ah, na binibigay nila sa atin kapag feel nila na gusto nilang maging jowa tayo or magkaroon sila ng mas higit pang relationship than a friend sa atin, like intimate relationship, romantic relationship, ganon bagay. So, number one, kapag nag-i-initiate siya sa atin ng touchy feeling, yung, alam mo yun, yung dadapoy ng kamay niya, sasandal siya sa balikat natin, dito siya, parang yayapos siya sa atin, ganun, di ba? Kapag nararamdaman na natin yon, malaki yung chance na type tayo ng babaeng yon. May it be gusto niya ng relationship or gusto niya lang na maging intimate kayo, di ba? May mga ibang babae na maharot lang din talaga, pero kapag ganung mga bagay kasi, ibig sabihin nun, type tayo ng babae, komportable sila sa atin. If gusto ng babae na laging nasa vicinity natin or maybe sobrang lapit na yung nagtatouch na nga, yumayakap na sa'yo, nagbibeso-beso, ganun. Ibig sabihin lang nun, komportable siya sa'yo, gusto niya na andyan sa vicinity mo kasi nga may gusto siya sa'yo. And pwedeng gusto niya na magkaroon ng intimate na relationship kayong dalawa. Number two, kapag yung babae sobrang interested sa personal mo na buhay, especially sa romantic life mo. Yeah. Lagi kong na-experience to na kapag may nakikilala akong bagong babae, lagi na lang gustong malaman na ano ba yung nangyari sa inyo, ganun, ano ba yung gaano kayo ka-sweet, o gano'n kayo katagal, di ba? Kapag yung babae binibigyan ka ng ganyang signal na sobrang interested siya sa romantic life mo, ibig sabihin, parang ano, gusto niyang maramdaman yung feeling na ano kaya yung naramdaman nung naging ex niya? Ano kaya yung naging naramdaman nung mga babaeng nakarelasyon niya? Bakit kahit wala na sila, sobrang into pa rin yung babae sa kanya? Alam mo yung parang kumahabol pa rin. May gusto pa rin makuha galing sa kanya, di ba? Kapag yung babaeng yun, interested doon sa topic na yun or doon sa bagay na yun, sa personal mong buhay, isa lang ibig sabihin nun, gusto ka niya, okay? Gusto niyang maramdaman, ano kaya yung feeling kung ako yung maging kain-a relationship niya, di ba? Ano kaya yung feeling kapag ako yung naging babae niya, naging jowa niya, or whatever. Basta something na more than a friend na relationship. Kapag ganun yung pinapakita niya, ibig sabihin, gusto ka niya or type ka niya. And last but not the least, ito yung pinakahuli. And I think ito yung pinakamalaking sign na makikita natin sa isang babae or sa tropa nating babae or may it be hindi sobrang close. Basta yung kakilala nating babae. Kapag gusto niyang magkaroon kayo ng alone time together, yung ganon, yung gusto niyang masolo ka niya or masolo mo siya, yung kayo lang dalawa. Kunwari ah, ito nangyari sa akin to eh dati. Group of friends, and then alam mo yung, kunwari, ito lang yung scenario na lang, iibahin ko. Kunwari, nasa dagat kayo, group of friends, and then nagja-jamming kayo. Pwedeng night time, pwedeng daytime. Basta andun kayo sa dagat, nagja-jamming kayo. And then, isa sa friend nyo, nag-decide na, tara, maligo tayo, tara, swimming tayo. And then ikaw, sinabi mo na, ah, sige, mamaya na, susundan lang ako, gusto ko muna mag-chill dito. Relax lang muna ako, higa-higa. Ayan. Nanonood lang muna ako, sige pre, habol lang ako mamaya sa inyo. And then, tinawag nila yung babae nyo na, uy, ano, tara, ligo tayo. Tapos, nag-decide yung babae na, sige, habol na lang ako, samahan ko muna si ano, dito muna kami. Tambay, relax, ganon. Nanonood sa inyo, habol na lang kami mamaya. Yan, isa sa sign yan, na baka gusto ka niya. Pero, huwag ka naman agad mag-assume, okay? Ganito lang yan. Kapag nangyari yung ganong bagay, kapag kayo lang nalang dalawa, tapos, open siya sa topic na medyo deep, alam mo yun, yung medyo emotional, yung mga seryosong topic na,
Like, 'di ba kasi pag kadalasan pag nasa group of friends tayo, pag kasama natin mga tropa natin, madalas hindi tayo seryoso sa usapan. Puro mga kalokohan, tawanan, 'di ba? Puro kalog, 'di ba? Kasi ano eh, enjoy eh, happy-happy. So wala mo nang mga seryosong topic sa usapan. So, kapag yung babaeng 'yon open siya sa mga topic na mga alam mo 'yon, malalalim, may mga hugot, mga emosyon, especially kung sobrang personal na sa buhay mo, sa buhay niya, gusto niyang makipag-usap sa'yo ng masinsinan, men, yun, sobrang laking sign na yun. Nangyari sa akin yun, hindi ko siya pinansin kasi akala ko wala lang. Akala ko, I'm just a kuya type. Parang kuya lang na, alam mo yun, gusto niyang mag-share sa akin, gusto niyang ganito, ganyan, kasi siguro handa akong makinig, handa akong magbigay ng opinion or mga saloobin, or handa akong magbigay ng feedback para sa kanya para naman gumaan yung loob niya. So yeah, kapag yung babae gustong magkaroon ng alone time with you, or gustong masolo ka, or gustong masolo mo siya, tapos nag-engage into a deep conversation sa'yo, well, malaking sign na yun, pre. And that's it for today's video. Sana may natutunan kayo, or maybe may mga nakarelate sa mga kaedad ko na ano, 'di ba? Pag kaedad ko, syempre nanggaling na tayo doon. So baka may nakarelate doon sa mga sinabi ko. And doon sa mga bata pa na siguro mangyayari pa lang 'to, at least ngayon meron na kayong hint, meron na kayong clue. Kapag pinaramdam sa inyo 'yon ng babae, well, 'wag naman kayong maglaro, ah. Basta pag meron kayong naramdamang ganun na pinapakita ng babae sa inyo, at least may hint na kayo na uy, baka gusto ako nito. So, i-follow up nyo agad. Okay? Huwag nyong ipagsawalang bahala. Gumawa kayo ng move para malaman nyo kung legit na type kayo or hindi. Kasi baka siya na yung maging forever nyo, di ba? And bago ko tapusin yung video, isang malaking big shoutout kay Silva. Sorry man, hindi ko na screenshot yung comment mo sa FB post ko. Pero Silva, galing sa FB, nag-comment siya, magpapa-shoutout lang siya. So, salamat men sa suporta. And sa mga subscribers ko, mga viewers ko na patuloy na nanonood sa mga videos ko, salamat sa inyo. Sobrang na-appreciate ko po yan. And sa mga bago lang po, please subscribe na po kayo. At sa mga nakasubscribe na, salamat sa inyo. And please, you can support growing my channel by liking my post. And kung talagang trip nyo lang naman, kung gusto nyo yung topic ko, yung mga sinasabi ko dito sa channel ko, please give me a like and share my videos to your friends or family or kung sino man yan, classmates, na sa tingin mo is ma-enjoy yung ganito mga topic. Tapos mag-comment down din po kayo kung ano yung mga gusto nyong itopic pa sa mga susunod. Kasi open naman po ako dun eh. Kahit meron ako mga nakahandang topic. So pag meron kayong gustong topic, sige, pag-uusapan natin yan. And yun lang, maraming salamat po. And God bless, mag-ingat ang lahat. And advance Merry Christmas sa lahat kasi malapit na, di ba? Ingat ang lahat. Peace.